Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga Pariseo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, "Bakit po nag-aayuno ang mga alagad ni Jesus? Alagad ni Juan Bautista at ang mga alagad ng mga Pariseo, ngunit ang mga alagad ninyo'y hindi." Sumagot si Jesus, "Makapag-aayuno ba ang mga panauhin sa kasalan samantalang kasama nila ang lalaking ikinasal? Hindi! Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa lumang kasuotan. Pag-urong ng bagong kayo, mababatak ang luma at lalong lalaki ang punit. Wala rin namang nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat, sapagkat papuputukin ng alak ang balat. Kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Bagong alak, bagong sisidlang balat." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ng mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Malay ba tayo sa presensya ng Diyos sa ating buhay? Sa ating mabuting balita, natunghayan po natin mga kapatid kung paano sinagot ng ating pong Jesus Nazareno ang tanong tungkol sa pag-aayuno. No, yung mga Pariseo, mga aral sa batas, mga alagad ni Juan Bautista, no, dahil si Juan Bautista ay kilalang nasa ilang habang inihahanda-andaan ng Panginoon at siya ay may mga tagasunod na naniniwala sa kanya. Kaya yung kanyang pamamaraan ng disiplina at pag-aayuno ay sinusundan nila. At kaya ay ginagalang ang mga ito dahil nakikita sa kanila ng mga tao yung disiplinadong uri ng pamumuhay na nararapat sa isang taong matapat sa Diyos. Pero naririto ang ating pong Jesus Nazareno. At ang misyon ng ating mahal na poon ay pagbuklurin ang bayan ng Diyos. Kaya nakikita siya pagkatapos magpatawad ng mga kasalanan, nakikisalo kasama ang kanyang mga tagasunod. No? Parang hindi lang nakikikain, no? Minsan nakikipag-inuman pa. Sabay-sabay silang kumakain. Sabay-sabay silang naglalakbay at nangangaral. Kaya nagtataka ang mga tao. Bakit kayo? Hindi kayo katulad ng mga Pariseo, ng mga tagasunod ni San Juan Bautista, na ang kanilang buhay ay disiplina at pag-aayuno. Ang sagot ng ating pong Jesus Nazareno, bakit namin gagawin yun kung naririto ang ikakasal? Kung naririto ang tagapagligtas, hindi ba't nararapat lamang na sa aming buhay ay magdiwang? Subalit yung pagdiriwang na yon ay bahagi ng pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. Kung naririto si Jesus, kung naririto kasama namin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno, o kulang na lang sabihin ng ating mahal na poon, eh nandito ako. Hindi ba't may tamang panahon para mag-ayuno kapag wala na ako? Isang pagpapaalala na bahagi ng buhay Kristiyano ay ang paggawa ng mga bagay sa tamang panahon
sa tamang pagkakataon, ayon din sa kalooban ng Diyos. Pinakilala ni Jesus ang isang bagong pamamaraan ng pagiging tapat sa Diyos, na hindi lamang pagsunod sa batas, subalit pagpapakita at higit sa lahat, pakikiisa sa malasakit, sa pagtanggap, sa pagiging mabuti ng Diyos. Na parabang tinatawag tayo na maging malawak ang isip natin. Ang pagiging matapat sa Diyos ay hindi lamang sa pagtupad sa kung anumang naisulat na batas, kundi sa pagpaparamdam ng kabutihan at malasakit niya sa kapwa. Kaya ito rin po yung hamon sa ating, tayong mga Kristiyano, naniniwala tayo na lagi nating kapiling ang Diyos. Tanda ang imahe ng ating mahal na poon na hindi niya tayo iiwan. At dahil lagi natin siyang kasama, hindi ba't ibig sabihin nun, ang pagiging matapat natin ay nararapat lamang nalagpas pa sa hangganan ng simbahang ito. Ang pagiging matapat natin sa Diyos ay kitang-kita sa bawat sulok ng ating buhay, na kung paano siya naging mapagbigay sa atin, ganun din sana bukas ang ating mga puso't isipan sa pagbabahagi ng ating kakayahan, ng ating mga biyaya. Kung gaano naging mapagmalasakit ang kanyang mga salita, ganun din tayo maging mapagmalasakit at hindi mapanira sa kapwa. At kung gaano rin siya nagbibigay ng pag-asa sa atin, ganun din sana tayo at hindi sarado ang isip natin sa kung ano ang ibang tao. Kung ano man ang pinaniniwalaan at pinagdadasal dito sa simbahan, sa labas din sana, kitang-kita natin. Kaya naman po sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, hingin natin ng biyaya na sana yung ating pananampalataya ay nakikita sa ating gawa. Buhay na buhay sa bawat sulok ng buhay, dahil naroroon ang ating mahal na poon. At sa pagsisimula ng araw na ito, tanungin natin ang ating mga sarili, paano nagiging buhay ang aking pananampalataya? Mahal na pong Jesus Nazareno, maawa ka sa amin. Magsitayo na po ang lahat.